pinagdiriwang dapat sa kaarawan ang kapanganakan ng isang tao. Pero birthday pa ang naging dahilan ng pagkasawi ng dalawang lalaki sa Sultan Kudarat at sa Negros Occidental. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Kayla Makantan. Kasabay ng pagdiriwang ng kaarawan, isang buhay ang nagtapos sa Sultan Kudarat. Sa mga larawang ito na lang binabalikan ni Julibel ang masasaya nilang alaala ng kinakasamang si Elmer Agluba Jr. Dumalo lang ng birthday yan ang 30 anyos sa si Elmer noong February 14 sa Barangay Dilotilio, Isulan, Sultan Kudarat. Pero walang kalaban-laban siyang pinagsasaksak na kanyang ikinasawi. Sa investigasyon ng Isulan PNP, nagkantahan pa sa karaoke ang biktima kasama ang mga kainuman. Nang biglang dumating ang suspect na si Efren Velarde, saka biglang pinagsasaksak ang biktima sa dibdib gamit ang bolo. Matapos ito, mabilis na umiska po ang suspect. Itinakbo pa sa paggamutan si Elmer. Pero kinalaunan ay binawian din ng buhay ang kanyang pamilya. Hindi pa rin lubos maisip kung ano ba ang motibo ng suspect sa krimen, lalo't tahimik at wala naman umunong nakakaaway ang biktima. Patuloy naman ang investigasyon at pagtugis sa suspect ng Isulan PNP. Birthday party rin ang punot dulo ng pananaksak ng magkapatid sa Manaplan, Negros Occidental. Dead on arrival sa ospital ang 38 anyos na si Eman Bailosis matapos magtamo ng saksak sa katawan at mahampas ng bato. Lumalabas sa investigasyon alas 11 ng gabi noong Sabado, February 17. Nasa bahay ng isang Eduardo ang biktima sa Barangay Punta Mesa, nakikipag-inuman. Dito, kasama rin niya ang magkapatid na Lorgie at Daryl Carbolido. Sa kalasingan umano ni Eman, nakasagutan niya ang helper sa bahay. Kaya minabuti nilang pauwiin na siya kasama ang magkapatid na Carbolido. Pero sa kanilang paglalakad pa uwi, doon na nangyari ang krimen. Kuwento ng mga suspect, habang naglalakad, ay bigla raw nagalit si Eman at inatake si Daryl. Dahilan umano para lumaban at saksakin ni Daryl ang biktima. Pero nang bumagsak na si Eman, nakatikim pa siya ng suntok at hampas ng bato mula kay Lorgie. Sa mga tinamo niya, hindi na siya nagawang mailigtas pa. Naaresto rin kinaumagahan ng mga suspect na nahaharap na sa kasong murder. Mobile Journal, Kayla Makantan, hatid ang mukha ng balita.